Lumuhod po tayo at dasalin ang orasyo emperata laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverend Father Francis Roy Madarang. Dinginig ng bayang malaya, awit ng papurit, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Nakita ng Panginoon hirap ng kaniyang bayan, mga kaaway kaniyang nilupit, kaniyang itong ating bahay.
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ito. Maging hari ay isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ko pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka na isang dumalagang baka at sabihin mo maghahandog ka sa akin. Aniyahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong na matatanda na nunsod at nanginginig na nagtanong, "Saan sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inaniyahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito ng mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabasaan nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel.
Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isa silang tinawag ni Jesse at pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinawag ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pang mga una sa mga lingkod mo at ipinakita iyong pangintain at ito ang badya. Akin pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging aman niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao,
para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At atin rin pong binabati ang lahat ng ating nakakasama sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng ating live streaming. Isang magandang paalala sa atin ang narinig natin sa unang pagbasa ngayong araw na ito, na ang Diyos hindi sa panlabas tumitingin, kundi sa puso ng bawat tao. Bilang mga naniniwala at nananampalataya sa Diyos, ito din ang magandang isaloob at pagsumikapan natin sa araw-araw ng ating buhay, na huwag laging mapako sa madaling makita ng mata, kundi matuto din tayong tumingin sa puso kung saan matatagpuan ang tunay na pagkatao. Sapagkat kung magagawa natin ito at pagsusumikapan, mababawasan ang ating pagiging mapanghusga. Maiiwasan natin ang madalas na maling pagtingin sa tao. Hindi natin mahahadlangan ang iba sa kanilang pagsusumikap magpakabuti. At matututo din tayong lumalim sa ating buhay at huwag manatili sa kababawan na laging mapanlin lang at pakitang tao lamang. Paano ito magagawa? Yung makita ang laman ng puso. Kung tayo ay naglalaan ng oras upang kilalanin ang tao, sapagkat tanging sa pagdaloy lamang ng panahon, kusang lumalabas ang laman ng puso at hindi sa mga sandaling pagkilala lamang sa isang tao. Ito ang madalas nating pagkakamali, mga kapatid, bilang mga tao, lahat tayo. Sandali pa lamang nakikilala ang tao, mayroon na kaagad tayong binubuong pagtingin at panghuhusga sa ating isip. Isang beses pa lang nakasama sa buhay, para bang alam na natin ang buong pagkatao. Napakarami na nating nasasabi sa isang tao. Ito ang kahit kailan hindi ginawa ng Diyos sa atin, sapagkat kung ganito tayo tignan ng Diyos, sigurado akong walang pag-ibig at habag tayong mararanasan mula sa Kanya. Ngunit dahil puso ang Kanyang tinitignan, may pagkakataon tayong makaranas ng Kanyang awa at pagmamahal dahil hindi Niya tayo hinuhusguhan ng basta-basta. Ngunit laging binibigyan ng pagkakataon upang makita na totoong mabuti tayo at kaya nating magpakabuti. Sa misang ito, ipanalangin natin na magkaroon din tayo ng kakayahang tumingin lagi sa laman ng puso at hindi lamang sa mga panlabas na bagay upang masumpungan din natin ang tunay na pagkatao ng ating kapwa. At nang hindi tayo maging mapanghusga, kundi may awa at pag-intindi sa kapwa, katulad ng Panginoon. Ito sana ang gawin nating layunin sa araw-araw. Tignan ang laman ng puso ng tao. Huwag ang kababawan, huwag ang panlabas. Sapagkat kung mananatili lamang tayo sa laging nakikita ng mata, sigurado ako, lalabas tayong mapanghusga, mapanlait,
at laging tumitingin sa kahinaan at limitasyon ng bawat isa. Ngunit katulad ng ating Panginoon, ng ating Diyos, kung puso ang tinitignan, laging may pag-intindi, laging may paglalim, laging may awa, laging may pagmamahal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, nawa ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang batas, naway huwag natin ilagay nang higit pa sa ating pagkatao, bagkos unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumao, naway tanggapin ang walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon ay idulog natin sa Diyos ang iba pa nating pangangailangan. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at upang sila ay unawain, igalang, gabayan at maging amin ring gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Thank you.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na pagkakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit sa Kristo sarili ay lihai bilang pagkain inumin bilang sasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis naming Santo Papa at ni Francisco na aming obispo. Sinoli ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Taglay ang pagtitiwala sa ating mga puso, ngayon ay tumawag tayo sa ating Ama sa Langit. Ama namin sumasa. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa
sala para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulad sa tukso. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Ibahagi po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatirapa at aking hinahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihayag ang aking puso na ibinaba ng kararitaan kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinaba sa iyo katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin na wala yung dalisay na pagwawahal ang aking buong pagkatao at ako'y sabahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpalaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Tumayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para po sa inyong lahat, lalo na po sa mga manlalakbay, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, at para na rin po sa inyong mga imahen, rosaryo at dasalan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang maawaing Diyos nawa na pumili sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang mapaghimalang birhen ng Antipolo, ay igawad sa inyo ang kanyang pagbabasbas at kapayapaan sa inyong kaluluwa, pag-iisip at katawan. Ilayo kayo sa lahat sa panganib at kapahamakan, saan man kayo maglalakbay at magtutungo. Palakasin niya ang pag-asa ng lahat ng mga may sakit at karamdaman, lalo na ang mga pinahihirapan ng COVID-19. Palakasin din niya ang pananampalataya ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Pag-alabi nawa kayo sa pag-ibig at paglilingkod sa kanyang pinakamamahal na simbahan. Igawad din niya nawa ang pagbabasbas sa lahat ng mga imahen, larawan, rosaryo, mga dasalan at lahat ng kasangkapang nakababanal upang makatulong sa inyong kasalukuyang pamumuhay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa tungo sa buhay kabanalan at maghatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birheng Maria, ang Antipolo kami ay dinggin po. Inanang
Señor.